Bangkay naman ay isang lalaki na tagpuan sa loob ng kotseng nakaparada lamang sa Capitol Hills Drive, Old Balara, sa lungsod ng Quezon. Si Vic sumintak sa balita. Palaisipan sa mga investigador ng Quezon City Police District, Batasan Police Station 6, ang dahilan ng pagkamatay ng isang lalaki na ang bangkay ay natagpuan sa loob ng isang kulay-itim na kotseng Toyota Vios na may plate number na UNQ827. Batay sa salaysay ng mga Grab driver na unang nakapuna sa dalawang araw ng nakaparadang sasakyan ng biktima, napansing nakaawang ang pintuan ng kotse kaya sinilip nila ito at nakita ang bangkay ng isang lalaki na nakasuot ng kulay itim na short at puting t-shirt. So meron kayo nang dumating dito na isang Innova, Grab din yun. And then nung pagdating niya, pagbaba na sa kotse niya, ang sabi niya, bukas daw yung ano, yung Vios. Nakaangat yung pinto, nakaangat siya. So, tiningnan namin ang kasama ko, si Greg Villas. So, nung tiningnan namin dito, nang sabi pa nga niya, baka maglubat. So, sabi ko, paano maglubat yan, naka-off naman yung ilaw. So, sabi nila, baka may tao. Sabi ko, baka may tao sa loob, natulog. So, tiningnan ko, maraming alikabok yung salamin sa bandang hulihan. Ang ginawa ko, kinahig muna sa daliri ko, and then pagsilip ko, may tao nga nakaupo doon, sa loob niya nakaganon yung kamay. Sinabi naman ni Police Lieutenant Colonel Morgan Aguilar, Station Commander ng Quezon City Police District, Batasan Police Station 6, na hihintayin muna nila ang resulta ng autopsy report ng Scene of the Crime Office o SOCO bago ilabas ang pagkakakilanlan sa biktima. Ayon kay Lieutenant Colonel Morgan, nasa kamay na ng SOCO ang lahat ng mga personal belongings ng biktima na na-recover sa loob ng kanyang sasakyan para isagawa ang mga technical verification. Ang mga importante doon, yung mga nakuha natin, mga resibo. May mga resibong nakalagay doon eh. Malalaman natin kung saan siya pumunta bago doon. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang po at mag-subscribe sa @net25tv.